Meron ka pa rin tanong about Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder? Today, episode 3 na tayo ng Most Asked Questions about Ultimate Kaiser Health Builder. Kung hindi mo pa masyadong naintindihan ang Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder, panoorin mo itong video na to sa channel ko to know how it works and yung benefits. Panoorin mo yan after watching this video. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Question number 1, magkano na ang health benefit limit after 7 years of paying period? Gumawa na po ako ng summary of benefits from K45 hanggang K150 plan, pero meron pang mas mataas na plan. So makikita mo dito, during accumulation period, ang annual benefit limit is 50,000 for K45, that is 50,000 per year, hindi po siya per illness. So projected value lang yung mapoprovide ko dito, meaning hindi po ito yung eksaktong amount, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. Magkano daw ba yung benefit limit na after 7 years? So, ito yon. Composed po siya ng yearly hospital benefit and additional hospital benefit. Total na to for 13 years. So, hindi to yung every year ha. So, hindi ako makakapag-provide ng yearly health benefit limit. Ang mapoprovide ko lang is yung sa K100 kasi yun lang yung pre-provide sa amin na computation. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, for K100 na plan, ang limit niya on the 8th year na is composed nung ito yung yearly health benefit limit, which is yung 10% ng plan, 10% ng K100, kaya 10,000 yan, plus the additional yearly health benefit na magdedepende po yan sa takbo ng market. So, ang total health benefit limit niya on the 8th year is 42,000, almost 43,000 na. Kapag hindi ito nagagamit, mag-accumulate yan sa mga susunod na taon hanggang mag-mature siya. Question number 2, what if di matapos mabayaran ang Kaiser Long-Term Healthcare, anong makukuha? Meron po tayong 30 days grace period. Pag lumagpas na ng 30 days from due date at di mo nabayaran yun, yung Kaiser plan mo or Ultimate Kaiser Health Builder plan mo ay maglalapse. Meaning, inactive po yung mga benefits mo, lahat ng benefits mo, hindi yun naka-enforce, pati life insurance. Pero merong 2 years from due date na ibibigay sa'yo ang Kaiser para ma-reinstate mo ang Kaiser plan mo. At kapag lumagpas na po yung 2 years at di mo na-reinstate, mataterminate na ang Kaiser plan mo. Masasayang po lahat ng naihulog mo. So as much as possible, mas maganda sikapin mong matapos na mabayaran yung Kaiser mo for 7 years. Kung hindi mo talaga kayang matapos na mabayaran, meron namang cash surrender value, pero after pa po ng 1 year yon magkakaroon ng value. Tapos hindi ko rin ma-advise na i-surrender mo yung policy mo kasi lugi ka. Nasa 20% lang ng nabayad mo yung maibabalik sa'yo. Kaya importante talaga na meron tayong additional income para na din hindi natin po problemahin kung saan tayo kukuha ng panghulog ng ating Kaiser. Panoorin mo itong video na to kasi dyan ko diniscuss yung cash surrender value. Yung number 1 question, yan kagad yung sinagot ko dyan. Question number 3, kailangan ba mag-antay talaga ng 20 years para makuha ang maturity ng binayad mo? Yes, ganun naka-design ang Ultimate Kaiser Health Builder. 7 years ka lang na mag-i-invest, tapos 13 years yung waiting period. Naka-design talaga na ganun yung investment product na to kasi para po ito sa long-term healthcare and retirement na rin. Question number 4, gusto ko malaman yung benefits ng K50 plan. Again, dito sa summary of benefits na ginawa ko, makikita mo na agad dito yung benefits for K50 plan. Siguro mas paganda, panoorin mo na lang itong video na ginawa ko. Meron akong video na ginawa particularly for K50 plan. Check mo na lang sa channel ko para mapanood mo. At pwede ka rin mag-request sa akin ng details and computation ng benefit. Punta ka lang dito sa link na to para maka-request ka sa akin ng details at diretso na ma-send sa'yo sa email mo. Ilalagay ko rin yung link na to sa description box para diretso mong maklik. Question number 4, pwede bang kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare kahit nasa ibang bansa? Yes! Pwede, kasi di naman ito life insurance na kailangan nandito ka sa Pilipinas para maka-avail. Merong e-application ang Kaiser, kaya kahit mga OFWs ay pwedeng makasimula. Lalo na ngayon, medyo struggle, di ba, yung pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa kayo, makakasimula na kayo sa investment yung sa Kaiser para naman yung pinaghirapan yung kitain, eh merong mapupuntahan. Question number 5, pwede ko bang kuhanan ng anak ko na 9 years old ng Kaiser Long-Term Healthcare? Ang eligible lang po or pwedeng maka-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare ay edad 10 years old hanggang 60 years old.
Kapag 10 to 17 years old, meron munang payer na nasa legal age na. Ang payer po kasi yung covered ng life insurance since siya yung nagbabayad ng premium. Kapag 18 years old na ang bata, pwede nang matransfer sa kanya ang policy at siya na rin ang covered ng life insurance kahit na wala pa rin siyang kakayanan na magbayad. Kung 9 years old pa lang yung anak mo, wait lang tayo na mag 10 years old na siya. By the way, ito yung summary of membership fees na ginawa ko para sa specific range of age. For example, for 10 to 40 years old, kung kukuha ng Kaiser plan, ang pinakamababang plan na pwede sa kanya is K45. Though pwede siya sa mga mas mataas pa na plan. Ang 41 to 50 years old, ang pinakamababang plan is K60. And then pwede niya sa mas mataas na plan. So makikita mo dito, habang tumatanda tayo, mas nagmamahal yung ating healthcare. And kapag 51 to 60 years old na yung kukuha ng Kaiser, K75 ang pinakamababang plan na pwede niyang kunin. And ito yung ideal plan namin, K100, kaya naka-highlight siya. Question number 6, ano ang mga accredited hospitals sa Baguio City? Pwede mo pong i-check dito sa link na makikita mo dito sa screen kung anong hospital and clinics meron sa Baguio City. Kung nasa probinsya ka din, aside sa Baguio City, pwede mo rin i-check dyan kung ano yung mas malapit na hospital and clinics sa'yo. Question number 7, kung kukunan ko ng Kaiser Long-Term Healthcare ang apo ko na 14 years old, ano ang plan para sa kanya at magkano? Actually, magdedepende po yan sa budget nyo. Kung 14 years old po siya, pasok po siya sa range na 10 to 40 years old na ang minimum Kaiser plan na pwede niyang kunin is K45. Pero hindi ko sinasabi na yan lang ang kunin niya. Kung mas malaki po yung budget nyo para sa kanya, pwede po kayong kumuha ng mas mataas na plan. Pwede po kayong mag-request sa akin ng details and computation para sa kanya. Ilalagay ko po yung link na yon dito sa description box para makapag-request po kayo at makita nyo kung ano yung mas magandang benefit para sa kanya at mas magandang amount of retirement din kapag nag-mature. At dun po kayo makaka-decide kung ano yung magandang plan para sa kanya. Question number 8, pwede ba mag-upgrade ng plan, halimbawa K45 to K100? Pwede ka mag-upgrade ng plan within 30 days from the effectivity date ng policy mo na walang additional charges. Halimbawa dito, ang una mong kinuha muna is K45 plan kasi yan lang yung budget mo that time. So 2,647 monthly. Ang effectivity date nun is September 15, 2022. So meron kang 30 days na grace period para ma-update mo yon na walang additional charges. At kapag lumagpas na po yung 30 days, hindi mo na siya pwedeng ma-upgrade. Bakit? Mahirap na po yun i-compute ng Kaiser. Kung mag-upgrade ka ng plan, meron ka until October 15, 2022 para ma-upgrade ito. Like kunwari, ang desired plan mo is K100. That is 5,882 monthly. Yung difference na itong dalawa, 5,882 minus 2,647, yun yung additional premium na kailangan mong bayaran para ma-upgrade yung plan mo. That is 3,235 pesos. And may proseso naman yan, paano ka makakapag-upgrade ng plan, ask mo na lang yung tao na nag-introduce sa'yo ng Kaiser para ma-upgrade yung Kaiser plan mo. Question number 9, kapag ba annual ang pinili ko, may discounts na 2 months ng premium? Yes, makaka-discount ka ng 2 months. Pansin mo, for K45 na plan, ang monthly neto is 2,647. Makikita mo dito, ang annual premium lang is parang 10 months lang na 2,647. Kung magsa-semi-annual ka naman, makaka-discount ka dito ng 1 month. Kung quarterly naman, makaka-discount ka dito ng half a month for 1 year na na computation. Makikita mo rin dito for K100 plan, ang monthly nito is 5,882 times mo yan sa 10, parang yun yung annual premium, 58,821. Kung may budget ka naman, pwede ka mag-annual, pero kung mas malaki yung budget mo, pwede ka mag-spot cash kasi mas makakamura ka talaga sa premium plus mas mataas yung maturity value mo on the 20th year. Mas mataas na mga around 12%. Question number 10, pwede kaya mag-advance ng 3 years na payment sa K150? Pwede tayo mag-request ng computation sa Kaiser Fresh Desk. Actually, di ko pa ito natatry pero nakita ko to sa Kaiser Fresh Desk. So, pwede mong subukan na mag-request ka ng advance payment at mag-request ng computation and then tingnan mo kung ano yung magiging proseso. Question number 11, magkano makukuha sa age 65 kung kumuha ng K100 ng 40 years old? Siguro yung nagtanong nito ay meron ng Kaiser at gusto niya malaman magkano yung value ng Kaiser niya kapag nag-edad 65 na siya at kung 40 years old siya kumuha, so magmamature yun ng 60 years old plus 5 years, so parang 25 years, di ba? So tingnan natin. So ito yung sample na summary of benefits ko. So kung titingnan natin for K100,
So after 25 years, kasi 40 years old daw siya kumuha, tapos magmamature yon after 20 years, so that is 60 years old na siya nun, and 65 yung tanong niya, plus 5 years. Pwedeng umabot ng almost 1.9 million, pero ito is projected value lang ha, pero at least may idea ka magkano yung investment value ng pera mo sa Kaiser. Question number 12, paano kung after 2 years, gusto mo nang i-fully paid ang premium ng Kaiser long-term healthcare mo? Again, pwede tayong mag-request ng computation sa Kaiser Fresh Desk. Punta ka lang dito sa link na to. Hindi ko pala nasabi kanina. So, ito lang pupuntahan mo na link. Tapos, pagpunta mo doon, pwede ka mag-login, gumawa ka ng account mo doon. Ilalagay mo lang yung mga information na hinihingi dito, like email address, policy number, pangalan mo, sino yung agent, mobile number. Tapos, lagay mo dito sa issue is request for full payment, tapos spot cash, and then request for computation. Para mabigyan ka ng computation, magkano yung kailangan mo pang bayaran para ma-fully paid na yung Kaiser mo. Question number 13, kailangan pa rin ba maghulog after 7 years or stop na? Ayan, paulit-ulit na ako dito sa tanong na to. Sinasabi ko rin to sa video ko na hindi na, hindi ka na magbabayad kasi 7 years ka lang talaga maghuhulog, then 13 years lang yung waiting period para mag-mature at maging good as cash na yung Kaiser investment mo. Question number 14, paano kung may mangyari sa member at malayo ang lugar ng beneficiary, paano makukuha ang death claim? Lahat naman po merong proseso, no? Pero ang masisigurado ko lang sa inyo, basta valid ang cause of death, meaning lagpas na tayo sa 2 years of contestability period at nasubmit lahat ng requirements na kailangan, makukuha po ang death claim. Meron akong client na nawala na, kinuha na ni Lord dahil sa cancer, natanggap naman ng asawa niya yung insurance at na-transfer din sa kanya ang Kaiser plan niya. At considered as fully paid na rin yung Kaiser niya kahit 1/4 na lang yung kulang niya para ma-fully paid. And nasa province din pala ito. Kung gusto mo malaman ano yung requirements, paano ka magsasubmit, so punta ka lang dito sa Kaiser Fresh Desk. Under sa issue is death claim, and then piliin mo lang dito kung ano ba yung naayon sa request mo. Then isubmit mo. Mabilis naman po silang sumagot. Question number 15, kung may mangyari sa member, makukuha ba agad ang death claim? Again, tulad ng sinabi ko kanina, meron itong proseso. So, kailangan natin dumaan sa proseso para makuha po agad natin ang death claim. Question number 16, paano ko malalaman kung legit itong Kaiser long-term healthcare? Na-scam na kasi ako dati. Intindihan kita na natatakot ka na baka ma-scam ka ulit. Ganyan din naman ang pakiramdam ko bago ako kumuha ng Kaiser long-term healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder. Ang tiningnan ko lang talaga dito is Kaiser is an HMO company, meaning hindi ito pre-need plan, nasa healthcare industry siya. One of the basic needs ng mga tao ngayon, ibig sabihin nun, mataas ang demand. Nag-average lang din ito ng 9-10% na interest rate of return kung mag-annual ka. 18 years na din ang Kaiser, kaya matagal-tagal na rin, di ba? Yan lang yung tinitingnan ko sa Kaiser, kaya nag-decide akong kumuha nito at kumuha na rin ako para sa tatay ko at in-advise ko rin yung kapatid ko na kumuha rin ng Kaiser, which is lahat tapos na namin. Ito yung sample computation ng interest. Kung ang mode of payment mo is annual, yung total investment mo for 7 years is ito, and then ito yung projected value ng maturity value, so parang lumalabas, ito yung naging income mo, parang 178% yun for 20 years, dinivide lang natin for 20 years, so ang average rate of return per year is eto, nasa 9-10%. So, depende kung anong plan yung kukunin mo. So, yan lang yung pinagbasihan ko. Hindi naman ganun kalaki, di ba? Yung interest, meaning hindi siya masyadong too good to be true. Hindi siya nangangako ng malaking interest. Kasi kapag nangako ng malaking interest or rate of return or sinabi na guaranteed ang rate of return, doon matakot po tayo. Question number 17. Kung nag-full payment ako, makukuha ko ba agad ang Visa card? Ito na ba yung magsisilbing health card? Yes, pwede ka na mag-apply ng Visa card pag fully paid ka na. Punta ka lang ulit dito sa link na to para makakreate ka ng ticket to request uploading ng certificate of full payment mo sa OPMS mo kasi fully paid ka na. Hindi mo na kailangan pumunta sa office para sa certificate of full payment mo. Just fill out all the information needed and then gamitin mo na issue is CFP, releasing, and then upload to OPMS and request for checking. Printable naman na ito, so hindi mo na kailangan pa ng print copy kasi pwedeng mawala pa yun, di ba? Masira yun or mabasa pa yun. Mag-request ka na rin ng Visa card enrollment form, lagay mo na lang dito sa details para ma-fill out mo at makuha mo na rin yung Visa card mo. Kasi hindi mo siya sabay na i-request. Mauna mo na yung certificate
certificate of full payment, and then after that, pwede ka na makapag-request ng Visa card mo. Kasi kapag na-receive mo na yung Visa card enrollment form, fill out mo lang yun and then isubmit mo lang dito sa Kaiser Fresh Desk. Yung Visa card mo ipapadala sa home address mo dito sa Pilipinas na nilagay mo sa e-application form mo. Question number 18, pwede pa kaya ang K45 plan sa 42 years old? Hindi na po. Ulitin ko po, ito yung summary of membership fees. Ang eligible or pwedeng kumuha ng Kaiser is from 10 years old to 60 years old. Pero meron po tayong minimum plan. Kung nasa edad 42 years old ka na, dito ka na nabibelong. Sa 41 to 50 years old, ang minimum plan na pwede mong kunin is K60 plan. Inuulit-ulit ko sa inyo, hanggat bata pa kayo, kumuha na kayo ng Kaiser kasi pag tumatanda tayo, mas nagmamahal ang ating healthcare. Question number 19, pwede bang kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare sa bangko or through online lang talaga ang application? Ang exclusive distributor po ng Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder is a member of IMG. So hindi ka nito makakapag-apply sa bangko. Hindi ka pwede pumunta sa bangko at doon ka mag-apply or kumuha ng Kaiser. Ang kailangan mo pong gawin ay maghanap ka ng member ng IMG, katulad ko, para mag-guide ka paano ka makakapag-apply online. Question number 20, meron po bang Kaiser Long-Term Healthcare na para sa isang pamilya? Ang Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder is for individual only. Naka-design po yung Kaiser for long-term healthcare and retirement. Kung gusto mo po yung healthcare na para sa buong pamilya, ang pwede mo pong kunin is yung short-term healthcare for family. Merong isang principal and then up to 9 dependents ang pwede dito, pero hindi ito tulad ng Kaiser long-term healthcare na nag-accumulate yung pera mo kapag di mo nagagamit kasi wala itong life insurance and wala rin itong investment. Pure healthcare lang talaga at every year magre-renew ka para makover yung buong pamilya mo. Kung gusto mo meron ding Kaiser long-term healthcare ang bawat family member, ikuha mo sila bawat isa. Panoorin mo itong video na to para makita mo yung difference ng short-term healthcare and long-term healthcare. Question number 21, anong Kaiser plan maganda sa 30 years old? Again, magdedepende po yan sa budget mo, pero pasok ka naman dito sa range na 10 to 40 years old. So, pwede ka sa pinakamababang plan, which is K45 hanggang sa pinakamataas, pwede mong kunin yan. Hindi ko ma-advise na porket pasok ka sa minimum plan, eh yun ang kunin mo. Kung mas malaki naman yung budget mo, like nasa 3,000 plus or pataas pa, taasan mo na. Dapat yung sarili mo, hindi mo yung tinitipid eh. Para naman sa sarili mong retirement yan at para rin naman sa healthcare mo, para rin sa future mo. Huwag mong tipirin. Kung kaya mo ng mas mataas na plan, susustain mo talaga na mahulugan hanggang 7 years, go. Pero kung ito lang talaga yung kaya natin, K45, wala namang masama. Kung yan ang kukunin mo, at least meron ka pa rin. And then, ibase mo rin dito sa summary of benefits kung okay na sa'yo yung K45 plan or baka mas gusto mo yung mas mataas na plan. Kung 30 years old ka ngayon, after 20 years, so that is 50 years old ka, magmamature yung plan mo, meron pang another 10 years, di ba? Para mag-accumulate ito kung magre-retire ka na ng 60 years old. Investment value in 30 years, may 1.5 million ka kung K50 plan yung kukunin mo. So, ito yung projected value. Check mo na rin yung iba pang plan, like yung K100. Pag 60 years old mo, pwede kang magkaroon ng 3 million na fund mo sa Kaiser at pwede mo na yung gamitin for healthcare or for retirement mo. Panoorin mo itong video ko na to, dito ko diniscuss yung detailed discussion about Kaiser para mas maintindihan mo yung benefits and how it works. Kung gusto mo magkaroon ng detailed na computation and benefits, pwede ka mag-request sa akin ng Kaiser quotation. Punta ka lang dito sa link na to. Lahat ng mga sinabi ko in this video na link, ilalagay ko na lang sa description box para maklik nyo po doon. Sabi nga ni Ms. Sharon Coneta, pangilinan ang Kaiser ambassadress po natin, the future is not always crystal clear. It's time to act now for a better tomorrow. Wag na po nating antayin yung ilang years, di ba, bago tayo magsimula para sa ating long-term healthcare kasi tumataas po yung cost of healthcare. So kung meron po kayong tanong, pwede kayong pumunta sa aking Facebook page para magtanong sa akin or pwede rin kayong mag-comment sa baba. And then, ito po ang email address ko na sembrano.cs@gmail.com. Kung wala kayong Facebook, pwede nyo po akong email dyan or pwede nyo rin akong i-contact diretso sa 0915-184-2118. And kung gusto mo pang mas matuto further, punta ka sa website ko www.nelsembrano.com. Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa iyo, please like and share this video to your friends and loved ones para matuto rin sila. Check mo rin itong episode 1 and episode 2 ng Most Asked Questions about Ultimate Kaiser Health Builder. Baka nasagot ko yung mga ibang tanong mo dyan. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in our next video!